Welcome back mga ka-express! So ito pong video na gagawin ko po ngayon ay ipapakita ko po sa inyo yung aking vlogging phone setup na napakamura lang po at swak na swak sa budget po. Pwedeng-pwede nyo rin pong gayahin kasi ang nagastos ko lang po dito is under 300 pesos only. Ayan guys, so ito na po yung aking setup po ng aking ng ginagamit na accessories for vlogging. Ayan po, so i-explain ko po sa inyo ito isa-isa. Pero may explain ko lang po iyon kung siyempre i-disassemble ko po siya. Ayan. Ito po yung universal clip. Ito naman po yung microphone po niya. Siyempre, yung gorilla pad po natin. At hindi po kasama doon po yung cellphone. Po siya. So tatlo lang po yung accessories po na ginamit ko po for vlogging ko po. Ayan, sa pagsisetup ko po. So i-explain ko po sa inyo po kung magkano po ito. Ayan mga ka-express, so unang-una ko pong accessories po is yung gorilla pad po. Ayan, so ito po siya. Sample po ng gorilla pad, ayan. So kapag bumili po tayo ng ganito, meron na po siyang mga tentacles at syempre yung phone holder po. Na ang kagandahan niya is stretchable po siya. So ito po is nabili ko lang po siya ng worth 105 pesos po siya. Ang kagandahan po nito, ayan, kung tayo po ay nagbo-vlogging, pwede lang po natin siyang hawakan ng ganyan. Ayan, pwede rin natin po siyang ipatayo. Kasi tripod naman po siya. So, pwede natin siyang ipatayo. Pwede rin po natin siyang isabit. Ayan, sa mga kawayan, bakal. Depende po sa angle na gusto po nating kuhanin. Patungkol po dun sa ating vlog. Depende po sa design po na gusto po nating gawin. Ayan. So, ang kagandahan po nito is stretchable po siya. Ayan. And then, easy to use naman po siya. Tsaka, po siya portable na dadala po natin kahit saan. Kahit saan po tayo punta o kahit saan po yung gusto po nating gawin po for vlogging. Ayan mga ka-express, so nasa pangalawang accessories na po tayo, which is yung microphone. Ayan po, kung magkakanvas po talaga tayo ng pinaka-microphone for vlogging po, is nasa 700 to 2,000 pesos po siya. O diba, napakamahal po. Kaya nga po, nag-isip po ako ng paraan kung ano po ba yung pwedeng ipalit po doon. Ayan, so, naisip ko pong itry po itong tinatawag po nilang, clip lapel. Ayan po siya. So, mini clip lapel po siya. Ito po yung tsura niya. Ayan, so napakalit lang po ito. And then nag-fit naman po siya sa cellphone ko kasi nga po yung kanyang cable po is tatlong guhit. Make sure na kapag bumili kayo po nito is tatlong guhit po siya para fit na fit po doon sa ating cellphone. Ayan, so may mga ibang cellphone naman po na kapag ginamit po natin ito is hindi po siya gumagana. Ayan, kapag na-encounter nyo po yun, kinakailangan yung i-download po yung app na Open Camera. And then may mga phone din naman po na talagang kapag sinaksak mo siya is gumagana po doon sa phone na yon. Ayan, so pag gumagana po siya, much better po doon. Ayan, kapag hindi naman po siya gumana, ayan, so tandaan nyo po yung sinabi ko na kinakailangan i-download muli yung Open Camera. Ayan po siya. So ayan mga ka-express, ite-testing na po natin yung ating microphone. And para para malaman po natin yung difference niya from normal po na microphone from phone at sa paggamit po natin ng microphone lapel na po ito. Ayan, so iti-testing ko na po siya. Ayan, so nasaksak ko na po yung ating microphone lapel po. Ayan, so kitang-kita nyo naman po yung kaibahan niya po from kanina po na normal voice lang po siya, normal microphone lang po yung ginamit ko po.
At ngayon po na sinalpakan na po natin siya ng ano po ng mini microphone lapel po. Ayan, so 'di ba ang difference niya po ay malaking malaki. Kung kanina, although okay naman na po yung voice po natin doon, pero mas iba pa rin po kapag masyadong klaro, malakas, at syempre naiintindihan po yung ating mga pinagsasabi-sabi. Ayan po siya. And then by the way po, gumawa din po ako ng ano niya, ng kanyang DIY for windshield po. Ayan, kasi iba kadalasan po ng ano yung mga microphone na ginagamit for vlogging is meron pong ganito. Ito po is protection po sa hangin, especially kapag nag-video po tayo outside, syempre hindi natin maiwasan po yung mga hangin. Ayan, so nag-isip ako kung paano ako magkakaroon ng ganito. So ayun na nga, gumawa ako gamit doon sa mga lumang damit. Ayan, na may nakita ako na pwedeng suitable po siya na tahiin para po doon sa ano, sa ating mini lapel, para magkaroon po siya ng windshield. The last but not the least, nakabili po ako ng universal clip camera lens po. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Meron po akong tatlong lens dito, which is tatlo lang naman po talaga siya. Meron tayong fish eye na tinatawag, and then combination po ng wide tsaka micro camera lens. So mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya mag-work. Ayan. At the same time, kasama po dito is meron siyang clip at meron siyang pangtakip sa mga lens. Ayan. At syempre, kasama na rin po yung cleaner pouch po niya. Ayan, so sa halagang 40 pesos po, magkakaroon na po kayo ng ganito. Di ba sulit na sulit? So ayan mga ka-express, ito na po yung actual ng fish eye camera lens. Ayan po, at least nakita po natin ngayon kung ano po talaga yung kalalabasan niya kapag ginamit po natin ito. And next, itry naman po natin yung wide camera lens. So ayan mga ka-express, ito na po yung tinatawag nilang wide camera lens. Ayan, so nakita naman po natin yung difference niya from doon po sa fish eye camera lens. At ito po yung wide camera lens. Ayan po siya. Ibang-iba rin po siya doon sa actual po na lens nung camera po natin. So here we go mga ka-express. So ginamit na po natin ngayon yung micro camera lens. At kitang-kita naman po natin na napaka-blurred po niya sa mga malalaking object. So kinakailangan kapag ginamit po natin ito, ay kinakailangan itutok po natin po yung ating camera doon po sa pinakamaliit po, para ma-shot po natin ng maayos po iyon. So parang ganito po siya, isasample ko po sa inyo yung skin ko po. Ayan. So diba kitang-kita po natin na kapag nilapit po natin yung isang object po doon sa pinaka lens po, is makikita po natin po. Ayan, so ibang iba po siya doon po sa wide, at ibang iba rin po siya doon sa fish eye, at syempre doon sa normal lens po ng ating camera phone. There we have it mga ka-express, natapos na rin po ang ating video na ito, at I hope marami po kayong natutunan, and I hope natulungan ko po kayo sa pagbabudget po ng inyong vlogging setup. Ayan, kung nagustuhan nyo po yung aking video, huwag nyo pong kalimutang syempre i-like at i-subscribe po yung aking YouTube channel para ma-update po kayo sa mga bagong videos na gagawin ko po. Maraming maraming salamat mga ka-express!